Ito po, mag-umpisa tayo dito sa dapat ating gamit, tools. Ito, dapat may metal tayo, siyempre, pangsukat. Pero buko dito sa ating pangsukat, kung halimbawa yung metal tiles po tayo, meron po tayong makabagong ano, pangsukat, panglupit po ng ating susukatin. Ito po yung gamit sa tile sheeter. Tawag po dito ay 6-fold tall angle roller. Roller po siya. Yan. Nakapol, tupi-tupi, ganyan, may lock, pagka okay na, yan, ito po, magandang gamit. Tapos mga magta-tiles din po, mayroon po tayo makabagong gamit naman, ng pagta-tiles, leveler, tile spacer, ito, leveler, tile spacer, yan po. Mayroon pa po siyang susi, yan. Yan. Lapis, siyempre pangguhit kung sakali mang madulas din yung tiles na ating guguhitan, mamarkahan. Hindi masyadong tumalab yung lapis, kaya gamit tayo ng pencil pin. Pencil pin po. Yan. Mas kita ang martil natin. Kailangan natin ng martilyo, siyempre. Martilyo pang sisil. Bali, dalawang klase yung ating pang sisil. Concrete nail, may PVC at saka yung batal. Yan, kasama rin po ito sa gamit ng mga tile sheeter, yung nut truel. Ito po, yung para siyang ano, lagari na rodilang batal. Pampantay po ito sa halo. Nut truel. Siyempre, dapat meron tayong home. Home na panlinis. Para hindi natin mapapabayaan at tumigas yung simento sa tiles. Ayan, grinder. Dapat meron tayong sariling grinder. Ayan. Para mapapaganda po natin yung cutting ng tiles. Grinder. Ayan, gloves. O, para ano, mag-gloves tayo para yung ating liha. Liha, yung kamay, hindi magiging liha. Na pagka nagkataon ako ng kaluyan, siyempre, kung humawa kayo sa ano, halimbawa, magiging kamay kayo, parang mapapansin na ano ba yung kamay mo, parang liha, parang ganun po. May kukumpara po sa liha yung kamay pagka ano po, maraming kalyo. Talag din to. Opo, yun po yung mapapatunay sa taong masipag. Masipag nung bata pa, kailang pagtanda, pagod siya. Ngayon, ang tiles po dito mga kasama-sama po ay 80 po siya, square, 80 by 80. Kami yung mabigat na kapal. Ngayon, ano naman, mayroon naman po kami yung may po-provide na suction. Glass suction plate sa glass, pang salamin, pero pwede na rin po siya sa tiles. Kakapit na rin po siya. Kung mabigat at saka meron din naman na suction na magagamit, di gagamitin natin para mas maalwa humawa. O, dalawa pa po ito. Ayan po. Dalawa. Ngayon dito po ako magsisimula mga kasama. Dito. Bago ako maghahalo, dapat may prepare natin yung mga ano na, mga natatabas na para dire-diretso. Hindi po yung maghalo muna tayo tapos meron pa na matatabasin, titigas lang yung halo. Prepare muna. Ayun. Dito muna. Ito po mga kasama-sama na buhay at yung magagamit ng mga bagong ano, pangsukat. Ito siya, panglupit ng butas dun sa CR. Pag-pusit, pang-lugit po ito. Yan, pwede rin siya gamitin dito sa mga corner. Yan, sa mga hamba, pwede rin siya gagamitin. Ito po yung tiles na aking gagamitin, tatabasin para doon po sa aking sinukatan.
sana po yung position niya. Papakita ko na sa inyo mga kasama sana po ang likod. Yan po yung likod niya. Hindi po siya square-square. Nung suspect siya po na square-square yung likod. Maganda siya. Kaya lang, makikita natin. Wala pong glove ng cemento na natitira. Malinis po siya. Ang natanggal na. Yan. Ganun siya kalinis. Ibig sabihin, hindi po siya napahila ng glove ng cemento. Kaya hindi kumapit. So dito po ako magtatabas sa labas para labas yung alikabok gamit tayo ng official gamit. Po mga kasama sana buhay, magsisimula na po akong mag-prepare ng halo para doon po sa ating kakapit na tiles. Ang ating pong gagamitin na mixture ng aking simento ay isang simento, dalawang tile adhesive na original ABC na tile adhesive po. Bali dalawa tile adhesive, isang simento. Yun po. Kasi ito po, pwede naman po puro tile adhesive po, kaya lang ang pinaka-reason nga rin po doon ay mas mahal po yung tile adhesive sa simento. Pwede naman po siyang paghaluin. Yun po. Kung manipis lang po sana, flooring po kasi yung kakabitan, kung manipis lang po sana, pwede naman puro tile adhesive, walang simento. Kaya lang medyo makapal naman siya, kaya haluan po siya ng simento po. Rizal cement. Yan po ang mixture dito, dalawang tile adhesive, isang simento. Ito po, meron ditong dinikit pa ng all-purpose epoxy. Yung gilid po, napakitahan siya ng epoxy para ano, at paano makakatulong siya ng pampatibay. Hindi na siya mas madali siguro umangat. So, ginawa ng isang kasama sa hanapuhay na vlogger si Samsung Vlog ng YouTube channel. Ito mga kasama sa hanap buhay na tutulong po kami dito.
takot na po ako magkabit ng test, prepare ng test dito kasama yung aking kapatid na vlogger, si Samsung Vlog sa YouTube channel niya. So, yan po, yung aking anak, katuwang dito sa aming ginagawang prepare ng test. Yan po, paki, kung mayroon mga nakakilala sa kanya, pag-suportahan na rin natin yung kanyang channel. Samsung Vlog. Yan po, thank you. Channel. Yan po, mga katamasa na buhay, yung sa may likuran po, yung ibang kulay na test portable po, di po yan, katapak po dyan yung pinto na pinakahuluin na po siya. Yan po, yung bali, dalawang hilira po ng tiles dyan. Tinanggal po yan, tapos itinabit lang din po ulit. Ayan po. Kaya po, mayroong bagong design ng tiles kasi nagagamit po yung... Yan po mga kasama sa nabuhay yung aking nagawa dito. Nag-refer po ako dito ng tiles. Kaya po, naibalik ko na po ulit. Yung bali, isang hilira po ng 80x80 na tiles. Dito sa may tapat ng pinto, sa may pinakahuluin niya. Ayan po. Ilagyan na lang po ng ibang tiles na pinaka-design niya dito sa may huluin. Ayan. Bagay naman po siya. Nagkaroon ng design. Yan, wala pa pong grout yan. Gagrout na lang. Ayan po, yung ganyang itsura. Yan. Yan, yung kabuuan ng sala. Yan po. Yung matagumpay naman ng pagre-repair ng tiles dito. Aking ginagawa. Yan po mga kasama sa anak buhay, kung nyo pong nagugustuhan ang aking ginagawa, kung nagkakaroon po kayo ng idea, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe, pindutin nyo na rin po ang bell notification para updated po kayo sa aking mga ginagawa. Salamat po sa inyong panahon at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita.